Jer, baka nakalagyan naman yan. Jer, baka nakalagyan. Teka, hindi ako nakahanda, Jer. Jer, hindi ako nakahanda, Jer. Ha? Teka, hindi ako nakahanda, hindi ako nakahanda. Hindi ako nakahanda eh. Wala ako sa paghahanda. Okay na, okay na. Swerte pag malaglag. Pag malaglag siya, swerte siya. Mangyano pa niya, mahulog. Ba't ang dalan? Tawin niya ko, igabaro ko yan. Naku, ayaw nga ho. Ilan mo ilan? Igabaro ko to, ha. Lakasin talag to, ha. Pero kung may talag yan, di ba ako nga siya? Mamatay ka nun. Nasa pangilita, mamatay ka rin ang nabili nito. Pero kung lagi nakadilig, ayos na. Totoo yan? Ganda at sila hindi natin masyadong kilala. Ito ay ang mga principalities. Sila yung grupo ng mga anghel na gumagabay sa mga hari, reyna, presidente, at iba pang mga pinuno. Pinaniniwalaan ang mga principalities ang nagbibigay ng lakas ng loob, galing at talino sa mga taong namumuno sa ating lipunan. Tanas. Ngayon, tiyatawag sa tanas. Pero dati kasi tiyatawag sa tanas. May nilalarawan na mayroon silang pakpak. Sa peresero, si peresero. Ang kaya ay nilalarawan na kagaya-gaya ng itsura natin mga tao. Wala silang pakpak. Nagkaroon wala silang ilo. Mali ba? Mali. Ngayon, mga kailgi. Na? Ito ang tanong. Kung wala pa ng pakpak at ilo. Pero ba yan na nakadahil? Dinala sa hindi. Bakit sila ay nilalarawan ng mga pinto? Oo, pero ang ginawa lang sa tanas. Ang sabi niya na kumain ka niyan, hindi ka mamatay. Nais nilang ipakita ang pagiging ayaw lang ng Diyos ninyo. Ayaw lang ng Diyos na magkaroon kayo ng katalimuhan katulad niya. Dahil nais nilang ipakita sa kanilang mga ka mamatay na nag-iiba ang kalidad ng mga ayaw kumpara sa tao. Si iba. Ngayon mga kailgi, magpunta naman tayo sa panggitna o pangalawang layer. Hindi ba niya naman? Kung gusto siya roon siya ng isip katalinuhan. Oo. Kaya naisip niya dahil may talino siya. Naisip niya dalhan siya si Adan. Siya pumunta sa supervise sa mga angels at archangels ng pangatlong layer. Ang dating doon, mag-uwan siya doon. Parang nung binawal na yan. Lahat ng putas pwede kainin. Maliban yung sa puno niya. Sinasabing tagapagpantay ng kalikasan. Para silang mga diwata at engkanto ay pinadala ng Diyos dito sa lupa upang pahalagaan ang ating likasyaman. Pinaniniwalaan din na mga angel ay doon nagbibigay ng kaalaman sa mga piling tao. Ang mga kaalamang ito ay may kinalaman sa siyensya at panggagamot. May intriguan sa klase ng angel na ito mga kaya niya ngayon. Naisip ko, nagkaroon siya ng isip. Yung mga nagkaroon siya ng iyak. Kita ng ilo ko ng kita sa ilo eh. Ayan, nagda-bigkis-bigkis sila. Kasi kasi walang mauso mga damit dahil. Kaya nagkakuha na sila ng mga pamigkis. Babae, tao. Gustong bumalik sa langit. Ngayon, matangin na yung sa ating mga tao. Siyempre, mayroon na sila talino. Alam mo na dahil mayroon sila sa nasip. Ayan ang mga humanoid angels.
Saan kayo? Sila ay kabilang sa mga tatlo at pangatlong layer ng angelic hierarchy. Ano bang nagawa niya mali? Sinabi ko yung mga kailangan niya yung kapuntahan na natin. Alam na bang noon na nagawa niya mali rin ng tatlo na mayroon ng isip eh. Alam na. Ito ang pinakaunang layer. At dito matatagpuan ang mga kakaiba. Pinahanda ko ni Iba. Sabi na Iba. Nagsap mo ni Ahas. Ngayon mga kayo, maligayang pagdating sa unang layer ng angelic hierarchy. Ang Satanas piliin na matatagpuan sa layer na ito ay ang mga nilalang na kung tawagin ay cherubim. Sa Tagalog ay cherubim. Ngayon mga kayo, dati hindi gano'n yun. Ano ang na-imagine nyo tuwing naririnig nyo ang salitang ito? Sabi naman sa mga ano sa nangyari sa kuli ba mo lang ngayon ang iyong pagkainin paghirapan mo pagkawin sa inyo. Itura ng mga cherubim ay pinaghalo-halo ang mga kain. Pag-alo tayo mga kain, paano tayo hirapan natin. Yan ang mga cherubim ay hindi ikaw na kamatay sila o matatapang sa kuli. Pero noong panahon ng una, umaabot ang tao doon ng 900, ang edad, 900. Ngunit patuloy nga nagkasala, patuloy nga nagkasala hanggang sa dumating na pangalan niya ay kawin. Iba ni Lono po yun. Kung matatandaan niyo kasi mga kailangino, matapos palayasin ng Diyos ang sila pag-iwasatin sa baka na yun. Kailangin Diyos ang mga cherubim. At dumami naman ulit yun. Dumami naman ulit. Patuloy sa rin ang patuloy sa paggawa ng masama. Sinasabi rin ng mga cherubim ang mga nilalang ang matatagpuan sa pahala. Mula ngayon, ito yung dilemma na kung bakit may dilong ng cherubim na nakaupo sa ibabaw ng Ark of the Covenant. 120. Pininiwalaan na sinaunang tao na matatagpuan ng mula ngayon sa ibabaw ng banal na kayo mabubuhay sa sanlibutan na ito. Nang nihigit ka sa 20 years, pwede umabot ka ng 120. Pero kung nihigit ka, lana. Saan nangyayari? Wala, mayroon man makaabot eh. Yung gobyerno nga natin ngayon eh, pag makaedad ka lang ng 100 years eh, may pabuya ka na eh. May matumay 100,000 ang makukuha yung pamilya na iiwan. Yung gobyerno mas mo. Kasi ang edad na ngayon, nagkalibid ka na edad na ngayon. Ano na? 60 to 20. Yan na lang, 80. Kung higit ka sa 80, ano na kanyan, ang bonus mo na kanyan, kung ano magawa pag magkabot yan sa mundo. Sa Mesopotamian Lamaso, ito ang level sa tao. Ito ay isang nilalang na may taktak ng agila. Mayroon mga umabot ngayon, baon sa libre, na umabot pa. Yung naisin lang pa sa mga nakatanda pa sa atin, minsan nakaabot pa rin sila ng 100 maigit. Pero hindi na higit sa 120. Yung mga sinuunang tao, pero ano na, sobrang nangyayari din yung dinangas. Nalagay na, nalagalaw na, sasakta na. Hawak mo lang rin. Alagay na kasi ano, para rin nasa empleyo ng buhay, yun ang nangyayari. Kasi bubuhatin mo na nga, sakit na, sakit na. Kapitbahay ng Israel, yun ang nangyayari sa pagkinikan nilang sarili na sa version ng cherubim. Sa engineering, makita na 120. At sa pwede ka umabot ng 120, pero hindi na yun. Makita natin ang hitam. Ang nangyayari ngayon, hindi na makakabot yun. Pinaniwalaan. Sinta pala. Ang influensya ng matatagpulturang ito sa Israel. Ang nagdala ng Jeremy. Kaya ng gobyerno nga rin yun. Nagbigay na nga ng pabuya. Makabot ka na sa 100. Mayroon ka ng 100,000 maiiwan sa pamilya mo. Bilang premyo sa hindi ikaw maka ano doon hindi ikaw makatanggap kundi ang maiiwan mo yun ang mag-claim. Ang problema naman sa panahon na yun hindi pa uso ang mga birth certificate man ang mga birth certificate kaya mag-claim naman ngayon yung mga nakaabot lahat ang mga mga birth certificate sa kanyang birth certificate niya na ganun yung taon na ang isinilan hindi naman uso ang ano Wala rin. Katulad din na Nanay Mingga. Kailangan na Nanay Mingga.
Si Emil, Magaliano, ano nila, nang tatay nila ni ano? 105 yun, namatay. Yung mag-claim na, tinanong na, parang versetipete. Eh, wala. Eh, wala. Kasi noon, hindi uso ang birthday. Eh, ako nga, eh, tatay ko lang pumunta sa Mexico. Sinilang ko ng July 10. July 10 ko ipinanak. Eh, pumunta si tatay doon sa munisipyo para tristo ko, eh, ubus 5. Ah, ubus 5 ba? Nasa birthday. Oh, ubus 5 ba? Nasa birthday. Pero yung pangalangkan ko, July 10.